We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Masantos siyang aram, kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako po si CJ Torida. Mayap agat panapon, kami ang tropa ng katotohanan na maghahatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Harold Reyes. Naimbaga malem. Live naman mula rito sa GMA Ilocos Norte Station. Ako naman po si Ivy Hernando. Isang pasahero ng bus na hilo umano dahil sa init ng panahon. Pag-responde ng pulis na kuhanan ng video. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel-Galban. Jasmine! CJ, patuloy pa rin nakakapagtala ng kaso ng heat exhaustion sa probinsya ng Pangasinan dahil pa rin sa napakainit na panahon. Makikita sa amateur video ang pag-responde ng ilang pulis sa isang pasahero ng bus na nawalan ng malay. Nangyari ito sa Mangaldan, Pangasinan. Binuhat ng pulis ang lalaki sa kabinigyan ng paunang lunas. May nagtatawag sa amin nung time na yun. At nilapitan namin yung sa loob ng bus. Ay, nakita ko yung naninigas yung estudyante. Ginawan ko ng first aid muna para hindi siya matulog kasi ako na siya. Nung time na ako na si yung student, tinignan ko parang kailangan niya na talaga ng medical assistance. Inatake raw ng epilepsy ang pasahero. Malaking bagay raw sa pag-atake ng epilepsy ang mainit na panahon. Mga common triggers po ng seizure para sa isang tao po na may epilepsy, kabilang na po dito yung missed medication, kulang na tulog po, stress, alcohol, administration. Ang isang pasyente po na may epilepsy ay napilad sa isang mainit na temperatura, magkakaroon po no ng pagtaas ng risk na ang isang tao po ay magkaroon ng seizure. Ayon sa PAGASA, posibleng pumalo sa 42 hanggang 43 degrees Celsius ang heat index o init factor sa Dagupan City sa mga susunod na araw. Ang ganito kataas na heat index, posibleng magdulot ng heat exhaustion, heat cramps at heat stroke. May posibilidad na tataas pa po pag nandyan po yung natin, yung tinatawag natin na yung weather system na rates of high pressure. Ramdam ng buko juice vendor na si Ian ang init ng panahon. Sobra-sobra po ma'am, sobrang init po ngayon. Minom lang ako ng maraming tubig ma'am. Sa datos ng Dagupan City Health Office, araw-araw, nakakapagtala ng halos 10 kaso ng heat exhaustion. Sa ngayon, wala pang itatalang kaso ng heat stroke. CJ, once na-exposed sa napakainit na panahon, lalo na sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, ay malaki yung chance na makaranas nga ng heat exhaustion. Kabilang sa mga sintomas nga nito ay yung pagkapagod, pananakit ng ulo, pagsusuka, pagkahimatay. At kapag yan, CJ, ay napabayaan, hahantong yan, CJ, sa mula sa simpleng heat exhaustion ay hahantong yan sa heat stroke. Yung heat stroke, CJ, yan yung most na severe at posibleng mauwi pa yan sa pagkamatay. Ngayon, sakaling makaranas nga ng sintomas ng heat exhaustion at ng heat stroke, manatili lamang sa isang malamig na lugar na merong sapat na ventilasyon, umiwas sa labis na sikat ng araw, panatilihing hydrated ang sarili o yung pasyente, huwag uminom ng anumang pain medications. Kung maaari, alisin ang ilang kasuotan upang ma-regulate ang temperatura ng katawan at subukang bigyan ng sarili o yung pasyente ng cool sponge bath. Samantala, para si CJ makaiwas doon nga sa possibility ng heat exhaustion o ng heat stroke, well, number one ay iwasan nga na ma-expose sa matinding sikat ng araw. At pangalawa nga dyan, CJ, siguraduhin na hydrated yung ating mga katawan. At syempre, napaka-importante din na mainam na magsuot ng mga komportableng kasuotan. CJ? Maraming salamat, Jasmine Gabriel-Galban.
presyo ng puting sibuyas sa mga pamilihan sa Dagupan City, dumoble at pumapalo na sa 160 pesos kada kilo. Sundan sa report. Noong nakaraang linggo lang, nasa 80 pesos ang kada kilo ng puting sibuyas sa Malimgas Public Market sa Dagupan City. Pero ngayong araw, pumalo na sa 160 pesos ang kada kilo. Mas mataas ng presyo ng puting sibuyas sa pulang sibuyas na nasa 120 pesos kada kilo. Ayon sa mga tindera, kukonti ang suple ngayon ng puting sibuyas. Sila ang nagtataas sa ordinita. Sumusunod lang kami sa presyo. Kung tinaas nila, itataas din namin. Kung mababa nila, ibababa din namin. Dahil sa muling pagtaas ng presyo ng puting sibuyas, ang ilang mamimili, tingitingin na lang kung bumili. Masakit sa bulsa po. Kaya nga kawawa nga kaming mahirap buhay, ma'am. Paliwanag ng Office of the Provincial Agriculturist, sadyang mataas ang presyo ngayon ng puting sibuyas dahil halos paubos na ang mga unang naaning puting sibuyas. Pero sa mga susunod na linggo hanggang Mayo, asahan ng muling pagbaba sa presyo ng puting sibuyas kasabay ng pag-ani ng mga onion grower. Law of supply and demand. Pero may option naman na tayo ngayon. Meron tayong yung red onion. Nananatili namang mababa at sapat ang presyo ng pulang sibuyas sa mga pamilihan sa Pangasinan. Kasama si Wilson C. Jasmine Gabriel-Galban, One North Central Luzon. Motibo sa pamamaril sa Provincial Legal Officer ng Pampanga, tinututukan ng PNP. Narito ang report. Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya sa pamamaril sa Provincial Legal Officer ng Pampanga na si Attorney Jerome Tubig. Bumuo ang PNP ng Special Investigation Task Group na tututok sa kaso. Meron na tayong CCTV footages doon sa pinangyarihan. Kaya lang yung identification ng suspect medyo mahirapan tayo dahil naka-helmet sila, nakabalot ang katawan. Kinundina ni Pampanga Governor Dennis Pineda ang pamamaril kay Provincial Legal Officer Jerome Tubig. Sa opisyal na pahayag ni Pineda na inilabas ng Pampanga Provincial Information Office Facebook page, lubos na ikinalulungkot ng Kapitolyo ang pangyayari. Nanindigan ng gobernador na gagawin ang lahat para mahuli at makulong ang mastermind sa pamamaril. Nag-alok na rin ng 1 million pesos na reward money ang provincial government sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon sa mga suspect. Ang na-recover natin na basyo doon sa crime scene ay 4 na basyo. Ang tumama lang kay attorney ay isang bala lang. Ang visible na tama nung rinispondihan siya yung nasa ulo. Si attorney, as of now, ang pagkasabi naman na stable naman na yung vital signs niya. Samantala, patuloy na nagpapagaling sa ospital ang biktima. Wala pang pahayag ang kanyang mga kaanak. CJ Torida, One North Central Luzon. Mga learner, apektado umano ang pag-aaral dahil sa kakulangan ng bentilasyon sa ilang silid-aralan sa Calasiao, Pangasinan. Sundan sa report. Hindi raw makafocus sa klase ang ilang mag-aaral ng Makabito Elementary School sa Calasiao, Pangasinan dahil sa mainit na panahon. Kulang din kasi ng bentilasyon ng ilang silid-aralan. Ang ilang guro, nagdadala na ng sariling electric fan upang maibsan ng init na nararamdaman ng mga mag-aaral. Binabawasan na rin ang outdoor activities ng mga learner upang makaiwas sa heat exhaustion. Mahigit 1,000 na estudyante ang nakiisa sa 75th anniversary ng Philippine Red Cross sa San Carlos City, Pangasinan. Isang human cross ang binuo ng mga dumalo sa aktibidad. Layo nito na ipakita ang volunteerism sa bawat Pilipino. Simbolo rin ng human cross ang pagkakaisa ng bawat isa, lalo na ang pagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Hinangaan ng katapatan ng tricycle driver na si Antonio Navarro. 66 anyos matapos isauli ang napulot na bag na naglalaman ng pera, cellphone at ilang mahahalagang dokumento sa Barangay Dumalandan Center, Lingayen, Pangasinan. Dinala sa barangay ho lang napulot na bag at agad ding naibalik sa may-ari. Kinilala ng otoridad ang katapatan ni Navarro. Para kay Navarro, sa kabila ng hirap sa pamamasada, kailanman mangingibabaw pa rin ang kanyang pagiging tapat at kabutihan sa kapwa-tao. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Pagkilala sa mga pagkaing tatak Ilocano, ibinida sa Luwag City, Ilocos Norte. Tunghayan sa GMA Regional TV Presents.
inilunsad sa Luwag City, Ilocos Norte, ang Hapag ng Pamana bilang bahagi ng selebrasyon ng Filipino Food Month o Buwan ng Kalutong Filipino. Ang Hapag ng Pamana ay binuo ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA upang isulong at patuloy na mapreserba ang mga Filipino delicacy. Gratified that the NCC was able to bring this event dito sa Luwag. Traditionally, the Ilocos region has the notorious reputations for being highly keen on vegetable as well as heavy on pork. Ibinida sa bawat booth at hapag ang mga kilalang pagkaing tatak Ilocano tulad ng mga kakanin. Kasabay ng pagkilala sa local delicacies ay ang pagkilala sa tradisyonal na pamamaraan ng pagluluto at iba pang kulturang Pilipino. Ayon sa NCCA, malaki ang kontribusyon ng mga kabataan upang hindi mawala ang mga pagkaing Pilipino na sa halip kilalanin ang banyagang recipe ay ipagmalaki ang pagkaing Pinoy. Kasi kung iisipin mo sino ba talaga ang nagpapakalat lalo na sa mga social media natin, 'di ba? Kabataan. So, ang talagang pinaka-target sana natin is yung kabataan ang magpapatuloy ng mga sinauna pang pagkain at yung kung pwede nilang i-infuse yung kanilang kaalaman sa bagong henerasyon. Panauhin sa aktibidad si New Zealand Ambassador Peter Kell, kung saan binigyan din niya ang halaga ng pagpapayaman ng kultura sa pagkakakilanlan ng bansa. Saktoy pagayam King Kapsadyo Ambassador Peter Kell ti New Zealand. Maragsakan na lagunay ti kaadak dito'y lugaryo. Sa palagay ko, ang kultura ay ang isa ng mga pinaka-importanting factors para kasing ang ating identity. Ang ikalawang leg ng Hapag ng Pamana ay gaganapin sa Samar sa Visayas at South Cotabato sa Mindanao. Kasama si Reynold Velasco, IV Hernando, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ilang beses na bigla ang pagkawala ng supply ng kuryente kahapon, inirereklamo ng ilang consumers sa Dagupan City. Sundan sa report. Ilang beses naranasan ang bigla ang pagkawala ng supply ng kuryente kahapon sa ilang bahagi ng Dagupan City. Nagsimula ito bandang umaga at nasundan pagsapit ng gabi. Apektado ang ilang electric consumer, gaya ng negosyanteng si Alvin mula sa Barangay Herrero Perez. Hindi ka makabinta ng mga yilo, ganun. Saka, kuhan, napakainit. Saka sa mga gamit. Oo, delikado yun. Siyempre, baka biglang makuhan yung mga kuwan nila, motor nila. Paliwanag ng DECCORP, problema sa isang poste ng kuryente at bigla ang pag-ulan ang itinuturong dahilan ng unscheduled power interruption. Yung unscheduled interruption nung umaga, yung isang poste namin sa may Binggein, nagka-problema. So, kailangan namin ayusin. May nagkaroon na ng fault doon sa isang line na yun. Kaya inayos namin kahapon. Yung iba talagang cause ng biglang ulan. So, kasi yung mga lampre natin na matagal na na-expose sa araw, bigla kasi inulan, nagkakaroon ng fault sa mga ibang bahagi nito. So, sa kabila ng mataas sa demand sa kuryente, nananatili namang sapat ang supply ng kuryente base sa outlook ng NGCP. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel-Galban, One North Central Luzon. Panloloob ng lalaki sa aluminum at glass supply sa Asinggan, Pangasinan, nakuhanan ng CCTV. Naka-alerto, Claire Lacanilaw. Makikita sa CCTV camera ang pilit na pagpasok ng suspect sa maliit na espasyo ng gate sa isang tindahan ng aluminum at glass supply sa Barangay Poblasyon West, Asinggan, Pangasinan. Pilit na ipinasok ng suspect ang kanyang katawan hanggang sa tuluyang nakapasok sa tindahan. Makikita na dahan-dahan niyang inilalabas ang ilang aluminum bars. Ayon sa pulisya, nauna nang inireport ng may-ari ang mga nawawala niyang paninda.
Kaya inabisuhan ng otoridad ang negosyante na maglagay ng CCTV camera. Immediately po nag-respondi po yung ating mga kapulisan and caught in the act po na sa loob po yung ating pong suspect at kinukuha po yung mga ibang party ng mga ginagamit po sa paggawa ng isang alumin. Ayon sa pulisya, dati umanong empleyado ng negosyante ang suspect. Naharap sa kaukulang kaso ang suspect na wala pang pahayag. Iniikayat po namin, lalo na yung may mga establishment na wala namang natutulog na tao, nag-stay in na mga trabahador nila, na kung maaari po ay may mga additional security measures po tayo na ginagawa, katulad ng paglalagay ng security guard, pagkakaroon ay isang mapagkakatiwalaan tao, at the same time, yung pag-install po ng mga CCTV camera. Kasama si Henry Duminsil, Clear Lacanilaw, 1 North Central Luzon. 5 hanggang 10 kaso na average daily rate ng COVID-19 sa Region 1 na itatala ng CHD1. Ang detalye sa report. Araw-araw na may nakakasalamuha si Aling Brenda sa kanyang karinderya sa Calasieu, Pangasinan. Bagamat voluntaryo na lang ang pagsusuot ng face mask, nag-iingat pa rin si Aling Brenda sa banta ng COVID-19. Tuloy pa rin yung pag-ano namin ng mga alcohol, nagbabitamins kami ma'am, para kung ma'am, malakas yung resistensya, hindi ka madaling makapitan ng sakit, ganun ma'am. Patuloy ang pagbaba ng naitatalang kaso ng COVID-19 sa Rehiyon 1 ayon sa Center for Health Development Ilocos. Sa ngayon, nasa 64 ang bilang na aktibong kaso ng COVID-19 sa rehiyon. Nasa 5 hanggang 10 kaso na lang ng COVID-19 ang naitatalang average daily rate sa rehiyon. Actually ma'am, bumababa naman po talaga. Nagpa-plateau na po siya. No? Ibig sabihin, hindi po siya tumataas. Patuloy po tayo na kapag detect ng mga bagong kaso pero yun po na hindi po siya tumataas. Malaking bagay rin umano ang pagtalima ng publiko sa social distancing, lalo na ngayong mainit na panahon. Nakakatulong lang po siguro no, yung hot weather pagdating po sa kumpulan ng mga tao. Kasi po pag hot weather, medyo ang tendency po no, ng ating mga kababayan ay maghiwa-hiwalay dahil nga po mainit. So yung physical distancing, yun po yung nakakatulong. No? Importante pa rin umanong isaalang-alang ang mga paraan para hindi makahawa ng virus, kabilang pagsusot ng face mask at paggamit ng alcohol. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Muling pinalalahanan ng Center for Health Development Ilocos ang pagpapabakuna kontra tigdas, rubella at polio sa mga edad 5 pababa. Kadalasan kasi nang tinatamaan ng sakit ang mga batang edad 5 pababa. Ang rubella ay kilala bilang German measles na sanhi ng rubella virus. So unahin po natin yung tigdas. Ang virus po ng tigdas ay airborne at maaaring maipasa kapag inubo o binahing sa isang tao na may tigdas at nalanghap po ito no, ng isang taong hindi protektado para dito. All-out performances ng AOS Singers inabangan ng mga Tarlakenyo sa 25th Tarlac City Charter Anniversary. Tunghayan sa report. Inabangan ng all-out performances ng All-Out Sunday Singers sa Kapuso Fiesta sa Tarlac City. Kasabay ito ng 25th Charter Anniversary ng lungsod. Napabilib ang mga Tarlakenyo sa powerful voice ni Garrett Bolden. Sam's David, at Marian Usabel. Sobrang thankful ako na nabigyan ako ng opportunity na makapag-perform dito kasi first time ko po dito sa Tarlac and sobrang welcoming ng mga tao. Sobrang tuwa ako dahil na-experience namin mag-perform dito at sobrang warm welcome sa mga kapuso natin dito. Dakal salamat ka Balen sa pagtanggap sa amin, sa warm welcome and sana na-enjoy niyo yung mga kantang kinanta namin and hoping na makabalik kami at makipagsayawan at kantahan ulit sa inyo lahat. Kinilig ang fans sa harana ni Total Heartthrob and performer Raver Cruz. At
awitin ni Asia's Limitless star Julian San Jose. Bibida sina Juliet Raver sa pinakaabangan na movie nila together na The Cheating Game. Sobrang overwhelming yung pagtanggap nila. Nakamiss kasi yung mga ganitong events, lalo na fiesta, di ba? Tagal na bago ulit na ulit yung mga ganito. So, ang saya. Kasi kita mo kahit na medyo umulan-ulan ng konti, talagang nandyan yung mga tao para salubungin kami. So, maraming salamat po. So, yung isa sa mga talaga nakakamiss kapag nagta-travel kami sa iba't ibang lugar dito sa Philippines. Syempre yung pag nag-regional events kami. So, ayun talaga nakakataba ng puso. Tsaka, syempre, fiesta talaga. Yan, nakakatuwa na lahat, masaya. Tsaka, mainit yung pagtanggap. Nagpakilig din sa Martin Del Rosario na kabilang sa cast ng The Cheating Game. Ang saya, saya-saya ng show. Kaya gusto ko magpasalamat sa mga Tarlakenyo na pumunta kanina sa Kapuso Fiesta para suportahan ng mga Kapuso at syempre ang The Cheating Game. So, masaya-masaya. Salamat sa inyo lahat. Super happy ang fans na makita ang kanilang mga idolo. Julian San Jose, Raver Cruz. Si ano, ang galing nila kumanta tapos nakaka-sweet sila pag napapanood ko sila. I love you, Julian Raver. Nagsilbing host si Kapuso host, actress at comedian, May Bautista. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Mahigit 200 alagang aso at pusa na bakunahan kontra rabies sa Mangaldan, Pangasinan. Sundan sa report. Maagang nagtungo sa barangay hall ng Landas, Mangaldan, Pangasinan ang pet owner na si Loridel Agbunag para pabakunahan ang mga alagang aso kontra rabies. Para sa safety ng naming nag-aalaga at saka ng ibang tao din, di ba? Para sa kanila din. Maging ang pet owner na si Salvador Ferrer, nais niyang maging kumpleto sa bakuna ang kanyang alagang pusa. Para pag nakakagat, di walang problema. Higit 200 na mga alagang aso at pusa ang binakunahan kontra rabies. Isinasakatuparan ng Municipal Agriculture Office ang vaccination program kahit pa nararanasan ang kakulangan sa supply ng bakuna kontra rabies. Wala kayong masyadong ngayon pundo sa vaccine kasi ang procurement ko sana is 500 pero ang binigay lang sa amin is 150 pa lang. Ayaw ko kung sa third quarter ay makakuha pa kami ng kanya. Pero continuous naman yung basta may kong. Sa susunod na taon, target na ma-procure ang aabot sa 1,000 hanggang 2,000 vials ng bakuna kontra rabies. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, One North Central Luzon. Bilang bahagi ng Pistay Diet 2023, nagsagawa ng sand sculpting competition sa Capitol Beach Front sa Lingayen, Pangasinan. Hindi ininda ng mga kalahok ang mainit na panahon upang mabuo ang kanilang mga obra mula sa buhangin. Nagsilbi na rin itong bonding ng mga magkakamag-anak na lumahok sa kompetisyon. Nag-uwi ng cash prizes ang mga nagwagi. Kabilang ang grupo ni Wilson Pineda na kampiyon sa young adult category at ang pamilya ni Robert Season na kampiyon naman sa family category. Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes, ginawa ng obra ng isang artist mula Isabela gamit ang mga supot o wrapper. Tunghayan sa report. Mga wrapper mula sa junk food ang ginagamit ng isang 22-anyos na artist sa Isabela sa kanyang mga obra. Tulad ng portrait na tinaguri ang Kapuso Primetime King na si Ding Dong Dantes. Bukod sa mga wrapper, gumamit din siya ng balat ng sibuyas. Ito ang ginagamit niya sa portrait ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nung time po na pinortray ko po siya, parang viral po kasi yung sibuyas kasi napakamahal. Kaya naisip ko, sino yung makakaresolba sa pagtaas ng presyo ng sibuyas? Siyempre, yung gobyerno, yung government.
ipinamalas ng ilang grupo ng Pangasinan artist ang kanilang galing at husay sa larangan ng sining sa isang art exhibit sa Dagupan City. Ang art exhibit ay bahagi ng Bangus Festival 2023 na layong pagtibayan ang galing sa sining ng mga Pangasinense. Tampok sa art exhibit ang iba't ibang obra na ginamitan ng iba't ibang medium tulad ng ink, charcoal at watercolor. Magtatagal ang art exhibit hanggang April 3. Ano po nakakaprog po yung mga artist ng mga sa Pangasinan po kasi ang gagaling po nila. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Iba't ibang water activities pwedeng i-enjoy ng mga bisita sa floating cottages sa Sinait, Ilocos Sur. Ating pasyalan sa report. Takot ka bang dalhin ang anak mo sa dagat? Worry no more dahil sa floating cottages na ito ng Lugo Beach sa Dadalakite Norte, Sinait, Ilocos Sur, mayroon ng kiddie pool. 27 ang floating cottages sa lugar at 2 sa mga ito ay nilagyan ng kiddie pool sa gitna. Ang mega floating cottage, kaya ang nasa 40 katao, perfect sa buong mag-anak. Habang ang isa, ang super mega, 50 katao ang kapasidad. May terrace, kaya tanaw ang nakabibighaning ganda ng lugar. At mayroon ding itong fish cage. Kasi ang aim po namin, lahat ng household dito sa barangay namin, meron din silang parte sa cottages. 3 feet ang lalim ng pool na swak sa mga chikiting. Nililimita sa 10 katao ang pwedeng mag-swimming dito ng sabay-sabay para kang nagsuswimming sa loob ng aquarium dahil maraming maliliit at makukulay na isda na nakakapasok dito sa loob ng pool. Pwede rin mag-overnight sa lugar. Mas mababa ang renta kumpara sa daytime. Attraction din ang Crystal Kayak. Kamakailan inabot ng halos 200,000 ang tourist arrival sa lugar. First thing in the morning, like 8:30 or 9 o'clock in the morning, full house na po tayo, which was nakaka-overwhelm talaga. Sa kabila ng pag-usbong ng turismo, hindi pa rin nakakaligtaan ng mga residente ang pangangalaga sa lugar. Every week pa rin po yung ginagawa namin pagsisid every Friday kasi pinaghahandaan namin yung weekend. Paano? Iset na ang bakasyon at i-enjoy ang malaparaisong kalikasan. Kasama si George Benson, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Samantala, mapapanood nyo pang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ng mga kapuso sa hilaga at gitnang Luzon, maging mga kapuso natin abroad, dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa hilaga at gitnang Luzon. Ako si Harold Reyes. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati ng mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Ivy Hernando. Ako naman po si CJ Torida. Kami, ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.